Magandang araw, ngayon nga ibigay po natin ang latest update at issue ngayon, April 6 hanggang April 7, 2024. Narito po ang lahat ng information na dapat niyong malaman at huwag palampasin. Don't miss the information! Akari vs. Galleries magbabakbakan. Choco Mucho, pagbigyan kaya ang Capital One, Kremlin Cool Smashers at Petrogas Angels. One of the most anticipated game. Itong tatlong game nga ito ay bigyan natin ng preview at anong mga team ang posibleng manalo. Candidate for MVP, Tots Carlos at Cici Rondina, talo ni Van Sickle sa stat. Bakit? Latest, ticket sa PVL sa Santa Rosa sold out agad. Cream Line daw ang dahilan. Angel Canino nabash ang kanyang kasuotan, kinumpe pa sa ibang player. Latest post ni Gemma, nagkaroon ng issue, Blackpink na bet na color niya. To Akari Chargers daw, Alyza Valdez, babawi daw ngayong Petrogas ang kalaban. Base sa kanyang post, mga chismis at ibang issue ating pausapan. Kaya bago po ang lahat guys, syempre, ay huwag niyo na pong kalimutan mag-like, comment, subscribe, and pa-hit the notification bell para lagi po kayong nga sa Petrogas Angels. Ngayong araw nga ay talagang kakaharapin nila ang isa rin sa pinakamalakas na kalaban, ang Petrogas. Kaya naman sa hindi magandang paglaro niya ng nakaraang laban kontra nga sa Signal, kahit panalo sila dahil nga binangko siya dito, ay talagang bawi siya base sa kanyang latest post. At kung pala rin ay baka makita ulit natin ang dating galing ni Miss Penom Alyza Valdez kung siya palagi ay bibigyan ng bola. Kilala nga natin si Penom talagang dati ng magaling at talagang binibigyan niya lamang ng chance upang mag-shine ang ibang player. Kaya guys, excited na ba kayo at sa tingin nyo makabawi kaya siya ngayon laban sa Petrogas? I-comment nyo na yan. Latest post sa kanyang IG story nitong si Gemma Galanza, nagkaroon ng issue sa ibang fans sa kadahilanan ngang kanyang shinare ang kanyang favorite color na Blackpink daw. At akap-akap niya pa ang kanyang favorite shoes na Blackpink color. Ang iba ay talagang binigyan ito ng pansin na baka raw lumipat daw ito sa Akari Power Chargers na Blackpink ang color. Well, alam naman natin na favorite color niya ito at talagang wag na lang po natin bigyan ng mali siya. At kung sakali man ay desisyon niya ito kagaya ni Sed Domingo, kaya good luck na lamang. Ticket sa Santa Rosa sold out agad. Creamline, main reason kaya kung bakit naubos agad ang ticket? Alam naman nating lahat na napakarami ring fans ang team na ito. At hindi lang yan, alam natin na one of the most anticipated nga ang game na ito laban sa isa ring malakas na team sa PVL at veterans team na Petrogas Angels. At kahit noon pa talaga sa mga past conference ay talaga namang napupuno talaga nila ang mismong venue. Kahit na Araneta Coliseum pa yan, dahil alam naman natin ang kakayahan ng dalawang team na ito, especially matagal na simula pa noon na lagi nga naghaharap sa finals ang Petrogas at Kremlin Cool Smashers. Kaya sa tingin ko ay hindi lamang nga ang Kremlin ang dahilan kundi nga sa magiging magandang laban at resulta ng laban na talaga namang tatangkilikin ng manonood at hindi masasayang ang ginastos nila sa kanilang ticket. Kaya congratulations sa sold out ticket ng PVL. Brock Van Sickle mas deserve daw maging MVP kumpara kay Tots Carlos at Cici Rondina. Alam naman natin at kung ating pag-uusapan at titignan nga sa stat ay talaga namang halos mga galing lahat ng mga players. At hindi rin magpapahuli kay Van Sickle si Tots at Cici dahil nakikipagbakbakan nga sila Tots at Cici pagdating nga sa pagiging best spikers at best scorer. Kaya naman deserve din na Cici at Tots maging MVP kung sakaling pasok sila sa finals. Tanging advantage nga ni Van Sickle ay talaga namang sa mga stats pagdating sa best receiver, best server at iba pang best ay talaga namang palagi siyang pasok at nandyan ang kanyang pangalan. Kaya masasabi rin natin na talaga namang overall at hindi lang sa pagbibigay ng puntos magaling itong si Van Sickle na alam naman natin new player sa PVL. Kaya naman nakikipaghabulan din sa kanya pagdating sa pagiging versatile player ito nga si Davison. Na maganda rin ang pinapakita pagdating sa stat ay lagi siyang pasok. Ganun pa man ay lahat naman sila deserve na maging MVP, especially sila ang nanggagawa sa kanilang team. Kaya congratulations dahil nga silang tatlo ang nasa top 3 na posible maging MVP ngayong conference na ito. Angel Canino na bash, bakit kaya? Kitang-kita nga natin na talagang kinumpare pa ito sa ibang player na hindi nakasuot ng jersey at hindi pa nakanipad kapag injured dahil sure na hindi makapaglalaro. Ngunit napansin nga ng ibang netizens at hindi pinalampas dahil nga nabash ito dahil complete uniform daw ito na para bang maglalaro talaga at magkikipagsab. Dahil nga dito ay pinag-usapan nga siya sa social media at ang ibang basher ay pinagtawanan siya. Kaya naman
Ano ang masasabi nyo sa isyong ito, guys? I-comment nyo na. At atin naman bigyan ng preview kung ano ang magiging resulta ng kaganapan na ito. Sa unang laban nga, ang Akari ay makaharap ang Galleries. 2 PM, alam naman natin na dehado dito ang Galleries Tower High Risers kung ikukumpara po natin sa kanilang standing at mga previous game. Ngunit talaga naman may kakayahan din itong pahirapan ang Akari dahil nga may mga veterans player din ang Galleries na talagang may panglaban din kahit papano sa Akari. Kaya marami rin nag-e-expect na magiging maganda rin ang laban na ito. Kaya good luck na lamang sa both teams. Sunod naman na maghaharap ang Choco Mucho versus Capital One. Well, nasisense nyo na ba ang posibleng manalo? Alam naman natin na baguhan pa lang ang Capital One at kumukuha pa ng koneksyon sa isa't isa. Kaya naman dehado sila na makaharap nga ang Choco Mucho. Especially nasa rank 1 ngayon ang CMFT na talaga namang hindi papabayaan ang kanilang ranking. At tiyak na hindi ito papayag na maungusan lamang ng bagong team dito sa PVL. Ngunit alam naman natin may ibang veterans player din na naglalaro sa Capital One, kagaya ni Sing at iba pa. Ngunit para sa akin ay mahihirapan silang pabagsakin ang CMFT. Kaya good luck na lamang sa both teams. Sana magkaroon sila ng magandang laban. Ang huli magtatapatan ng 6 PM ang one of the most anticipated game ngayon sa PVL prelim. Creamline at Petrogas Angels. Alam naman natin na first time din makapaglaro nitong si Van Sickle kalaban nga ang defending champion na CCS. Kaya naman excited ang ibang mapanood ito. Kung ating susumahin, sila talaga ang dahilan kung bakit naubos agad at sold out agad ang ticket sa Santa Rosa. Sino ba naman ang hindi bibili sa napakagaling na team na kagaya nito na maghaharap nga? Para sa akin, mahirap magpredict kung sino ang mananalo dahil alam naman natin na pareho magaling ang team na ito. Lalong-lalo pa gumaling nalo ngayon ang Petrogas dahil nga sa kanilang bagong recruit na si Van Sickle na unstoppable. Hindi lamang sa scoring, kundi pagiging sa depensa ay talagang maaasahan ito. Aasahan din na makikipagbardagulan dito sa Alyssa Valdez na inaabangan ng lahat. Talagang mananatili si Gemma Galanza at Tots Carlos na nakaantabay na talagang unstoppable pa rin hanggang ngayon. At andyan rin si Bernadette Pons na talaga namang isang game changer kung sakaling walang laro ang iba ay talagang ipapasok agad. Kaya naman excited na ang lahat sa labanan na ito. Masasabi nga natin na talagang Tots Carlos versus Van Sickle ang magbardagulan. Kaya guys, sa tingin nyo, ano-anong team kaya ang mananalo? At excited na ba kayo para bukas? I-comment nyo na yan at huwag kalimutan mag-like and subscribe for more updates.